Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, sa mga araw na iyon, pagkatapos ng mga napakalaking kapighatian, magdidilim ang araw. Hindi magliliwanag ang buwan. Malalaglag mula sa langit ang mga bituin at mayayanig ang mga kapangyarihan sa kalawakan. At makikita ang anak ng tao na nasa alapaap. Dumarating na, may dakilang kapangyarihan at malaking karangalan. Susuguin niya ang kanyang mga anghel sa apat na panig ng daigdig at titipunin nila ang mga hinirang ng Diyos mula sa lahat ng dako. Unawain ninyo ang aral mula sa puno ng igos. Kapag sumisipot na ang mga dahon sa sanga nito, alam ninyong malapit na ang tag-araw. Gayon din naman, kapag nakita ninyong nangyayari na ang mga bagay na ito, malalaman ninyong malapit na ang panahon ng pagparito niya. Nagsisimula na. Tandaan ninyo, magaganap ang mga bagay na ito bago mamatay ang mga taong nabubuhay sa ngayon. Mawawala ang langit at ang lupa, ngunit ang salita ko ay hindi magkakapula. Ngunit walang nakaaalam ng araw o oras ng pagsapit niyon, kahit ang mga anghel sa langit o ang anak man. Ang Ama lamang ang nakakaalam nito. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo, magsiyo po lahat. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Pakibati naman ang katabi ng magandang gabi. Para sa lahat po ng naririto ngayon at nagsisimba, ito po ay Panglinggong Misa. O, ibig sabihin, bukas, pwede na kayong matulog maghapon. Okay po ba yun? Nakapagsimba na kayo ng Linggo. No? So, Panglinggong Misa na po ang ating pagdiriwang sa araw na ito. Isang nakakatakot na pagsasalarawan ng katapusan ang ating narinig sa ating mga pagbasa sa araw na ito. Tema ng katapusan. Sabihin nyo nga po, katapusan. Katapusan dahil ilang araw na lang matatapos na ang kalendaryo ng liturhiya ng ating simbahan. At tayo ay papasok sa bagong kalendaryo. Hindi po ba? Kapag natatapos ang kalendaryo natin, kailan ba yung kalendaryo natin natatapos? December 31. Yun yung kalendaryo natin dito sa mundo. December 31. January 1 ay bagong taon. Sa liturhiya ng simbahan, patatapos na ang kalendaryo. At tayo'y papasok sa panahon ng Adbiyento. Adbiyento. Kaya naman ang ating mga pagbasa ay tumutukoy sa katapusan. Ngunit tila nakakatakot ang pagsasalarawan sa atin ng katapusan. Parang isang eksena sa pelikula ang tinutukoy na katapusan sa ating pagbasa. Gusto ko po ilarawan ninyo sa inyong isip. I-imagine ninyo yung sasabihin ko. Sabi sa ating pagbasa, sa araw ng katapusan, pagkatapos ng lahat ng mga napakalaking kapighatian, magdidilim ang araw. Na-imagine nyo yun? Magdidilim ang araw. Hindi magliliwanag ang buwan. Malalaglag mula sa langit ang mga bituin at mayayanig ang mga kapangyarihan sa kalawakan.
ganyan daw po ang itsura at mangyayari sa katapusan. At kung pakikinggan, tila walang mabubuhay sa katapusan. Tila gugunawin ang lahat. Babagsak ang buong paligid. Pero, hindi po natatapos doon. Hindi natatapos sa pagkagunaw ang katapusan. Dahil sinasabi ni Jesus sa ating Ebanghelyo, makikita ang anak ng tao na nasa alapaap. Dumarating na may dakilang kapangyarihan at malaking karangalan. Susuguin niya ang kanyang mga anghel sa apat na panig ng daigdig at titipunin nila ang mga hinirang ng Diyos mula sa lahat ng dako. Ganyan daw ang katapusan. Kung may magsasabi sa inyo na malapit nang magunaw ang mundo, kung may magsasabi sa inyo ang katapusan ay pagkagunaw ng mundo, huwag kayong maniwala. Dahil ang katapusan hindi matatapos sa pagkagunaw, kundi sa muling pagdating ng anak ng Diyos. Pagdating ng anak ng Diyos. Hindi naman pala nakakatakot. Hindi naman pala nakakabahala ang katapusan. Hindi naman pala nakakapangamba. Dahil hindi ito isang pagkagunaw, kundi isang pagdating muli ng Diyos. Dadating muli ang Panginoong ating Diyos. Pero, hindi po magiging ganoon kadali ang lahat. Hindi lang ganoon ang mangyayari sa lahat. Dahil sinasabi ni Propeta Daniel sa ating unang pagbasa, hindi lahat ng buhay na walang hanggan ang wakas. Ang iba ay sa kaparusahang walang hanggan. Uulitin ko po, hindi lahat sa buhay na walang hanggan ang katapusan. Ang iba sa kaparusahang walang hanggan. Ibig sabihin, pipiliin at paghihiwalayin ang mga tao. Merong mapupunta sa buhay na walang hanggan at merong mapupunta sa kaparusahang walang hanggan. Tanungin mo ay katabi mo, saan gusto mo? Hello? Oh, kayo nang mamili. Ha? Saan gusto nyo? Sa buhay na walang hanggan o sa buhay ng kaparusahan? Ay, kayo na po mamili. Pwede niyong piliin kahit ano, no? Kayo na po mahala dyan. Pero, yan ang tinuturo sa atin ng ating mga pagbasa. Hindi lang mamili, kundi tignan kung tama ba ang iyong mapipili. Kaya nga, tinuturuan tayo ng ating mga pagbasa na maghanda. May katapusan mang parating, ang tinuturo, maghanda. Tatlong bagay po. May tatlong bagay na dapat nating paghandaan. No? Pinamili ko kayo kung saan nyo gusto. Pero bago nyo piliin, tatlong bagay ang dapat mong paghandaan. Una, ihanda ang isip. Sabihin nyo nga po, isip. Ang isip ang pinagmumulan ng gawa o pagkilos ng tao. Pag naisip mong kumain, anong gagawin? May pangkain ba? Ayun lang, naisip lang. Pero hindi alam kung may pangkain. Kung naisip mong kumanta, kakanta? Depende kung may boses. No? No, minsan kahit gusto natin, isip natin, di ba? Pero doon nagsisimula ang isang pagkilos sa isip. Sabi nga ni San Agustin, the mind commands the body and is instantly obeyed. Ibig sabihin, ginagawa ang pagkilos at nagsisimula ito sa isip na siyang sinusunod ng katawan. Kapag malinis ang isip, walang
maruming magagawa. Tama ba? Kapag malinis ang isip, walang maruming magagawa. Pero minsan, o madalas, kinukulayan natin ang isip. Kapag ang isip kinulayan ng berde, anong magagawa? Hello. Diba? Yung, ano tawag doon? Yung green-minded. O, anong nangyayari kapag ang tao ay green-minded? Nagiging mahalay. Diba? Yung mga pa-joke-joke yung ganyan, na green jokes, tinatawag, nagiging mahalay. Kapag ang isip kinulayan ng itim, anong mangyayari? Diba? Nagkakaroon ng maitim na balak. Ang isip, walang kulay. Kaya panatilihin tong malinis at puro. Dahil kapag ang isip ay malinis, walang magagawang masama. Kapag ang isip, walang bahid, walang magagawang masama. Unang paghandaan, ang isip. Pangalawa, paghandaan ang puso. Sabihin nyo nga po, puso. Ang puso ang nakakaalam ng lahat ng ating motibo. Kahit maganda ang nasa isip, ang puso ang nakakaalam kung ito ay mabuti. Kaya nga, sabi ni Mother Teresa ng Calcutta, "It is not about how much you do, but how much love you put into what you do that counts." Aanhin mo ang magandang gawa kung wala naman itong pag-ibig. Tumutulong ka nga sa kapwa, wala namang pag-ibig, aanhin ang pagtulong. Yung iba, tumutulong, walang pag-ibig. Tumutulong para lang pakitang tao. May iba nagbibigay pero walang pag-ibig. Ano ibig sabihin? Gusto lang sumikat. Oh, malapit ang eleksyon. Nakatanggap ka na ba? Sabi mo nga sa katabi mo, nakatanggap ka na ba? Baka naman. Tingnan mo yung natanggap mo. Yan ba ay binigay ng may pag-ibig o binigay ng may bahid? Ah, kaya mag-ingat tayo, no? Marami sa panahon ngayon ang magbibigay, lalo na magpapasko. Pero hindi lahat ng nagbibigay may pag-ibig. Marami may bahid. Ang gawa dapat nilalagyan ng pag-ibig. Madadaya mo ang tao, pero hindi ang puso. Madadaya mo, binigyan mo, akala mo tumulong, pero hindi mo madadaya ang totoong motibo ng iyong puso. Pangalawang dapat ihanda, ang puso. At panghuli, ang dapat ihanda ay kaluluwa. Sabihin nyo nga po, kaluluwa. O mag-review tayo. Ano yung unang dapat ihanda? Isip. Una nga eh. Ulit. Ano yung unang dapat ihanda? Isip. Sunod? Puso. Pangatlo? Kaluluwa. Ay, salamat. Meron na silang naalala. Okay na ako doon, no? Pangatlo, ihanda ang kaluluwa. Ayon po sa aking nabasa, the soul is the truth of who we are. Ang ating kaluluwa daw ang katotohanan ng ating kasinuhan. Pero bakit ang iba, katawan ang tinuturing na kasinuhan? Kaya nga, kapag inilalarawan natin ang isang tao, sa katawan tayo nakatingin. O bakit hindi? Diba? Pag tinanong mo, kilala mo ba yung anak ni Marites? Sino doon? Ah, yung maliit na kulot at maitim. Diba, ganon? Tapos pag ganon sinabi, kilala mo na. Oh, oh. Kilala mo ba yung asawa ni Aling Marites? Ah, oo. Oh, oh. Yung lalaking maraming tato. Kalbo. Diba, kilala mo na? Ganon, diba? Kaya nga hindi natin masisi yung iba eh.
no? Inaayos nilang mabuti ang kanilang sarili dahil sa katawan na katingin. Gusto natin magandang panlabas. Gusto natin magandang ilong, magandang kilay, magandang labi. Kasi kapag nilirawan ang ganda ng katawan, magandang pagkatao. Pero mali. Hindi ang kasinuhan ng tao ang katawan, kundi ang kanyang kaluluwa. Bakit hindi natin ilarawan yung anak ni Aling Marites na yung mabait, yung magalang? Diba dapat ganon? Eh kasi Father, hindi naman siya mabait at magalang. Ayun lang. Bakit hindi natin sabihin, yung asawa ni Aling Marites, yung masipag, yung matipuno? Diba dapat ganon? Yung marispeto. Kasi ang ating kaluluwa, ang sang ating kasinuhan. Mga kapatid, inanyayaan tayo ng ating mga pagbasa sa araw na ito na maghanda sa isang katapusan. Totoo, may katapusan at may hangganan ang buhay. Anumang pagpili at pag-iwas natin, ito po ay mangyayari. Ang tanong, saan mo gusto? Sa buhay na walang hanggan o sa buhay na walang hanggang kaparusahan? Ikaw ang nakakaalam ng sagot. Amen? Amen. Amen.